gumawa tayo ng carving. Halimbawa, ito, red peak. Yan, ito yung mga product ng red peak. Gagawa lang tayo ng mga design. So, pinakamaganda dyan dahil red ito, maganda ang red rose. Diba? So, simulan natin guys ha. Okay? Let's go! So, ngayon guys, dahil bulaklak ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng pattern. So, dahil rose na bulaklak, kailangan natin ng pattern na bilog. So, yun po ano ang gagamitin natin para may guide po tayo. So, tatlong bilog ang una natin gagawin. And then, so, ngayon guys, ay gagamit po tayo ng carving knife. At susundan lang po natin ang pattern na bilog na ginawa natin kanina. At ang lalim nito ay dapat tansyado po natin. So, magagawa lang natin yan kapag lagi natin pinapractice. Kasi pag sobrang lalim yan, ay hindi po tayo makagawa ng magandang rose o bulaklak. So, kung titingnan natin, sinalubong natin sa loob mismo ng circle, papunta doon sa bilog na ginawa natin, pa-slant po siya para matanggal ang kinard po natin. Ngayon guys, gagawa na po tayo ng petals ng rose. Yan, pagkatapos na maglagay ng petals, sasalubungan ulit natin para matanggal ang gilid ng kinard natin. Tapos, pangalawang petals. So, the same ang pattern niya. Unang cut niya ay ang unang petals. Tapos, pangalawang petals. Yan, pangatlong petals na po ito. Yan, tapos tatanggalin para puporma siya na petals ng rose. Lilinisan. Pagkatapos, ay gagawa na naman tayo ulit ng pang-apat na petals. Ayan, tapos linisan. So, tatlong step lang siya. Unang step, paggawa ng petals. Tapos, sasalubungin ng pag-carve. Cut natin yung gilid ng kinarb natin na rose para makikita talaga natin yung ganda ng rose na ginawa natin.